Filipino major. Magandang araw mga bata. Magandang araw, ma'am. Magandang araw, Dan. Magandang araw po. Okay. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, tayo muna ay manalangin pangunahan ito ni Mr. Nico. Nico? Opo, ma'am. Tayo'y manalangin sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng mga biyayang ipinagkakaloob mo sa amin. Bigyan mo po kami ng karunungan, Panginoon, upang maunawaan at maintindihan namin ang mga ituturo ng aming guro. Patnubayan mo kaming lahat, ang aming mga kaklase at guro. Ito ang aming samot dalangin namin sa pangalan ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Santa Rita, ipanalangin mo po kami. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 So, magandang umaga ulit. Magandang umaga. Pala kasi hapon. Magandang hapon, ma'am. Kamusta yung hapon nyo? Okay lang, ma'am. Mainit. Okay. Minom ng maraming tubig. May lumiban ba sa araw na ito? Wala po, ma'am. Wala, ma'am. At walang lumiban. Bago tayo magsimula sa ating bagong talakayan ngayon, sige nga, sino makapagsasabi kung ano yung tinalakay natin nung nakaraan? Miss Girlie? Ma'am, ang tinalakay natin nung nakaraang araw ay tungkol sa panitikan at anong ambag nito sa ating lipunan. Okay, maraming salamat, Miss Girlie. Sino ba dito ang makapagsalaysay o makapagpapaliwanag kung ano ang mahalagang ambag ng panitikan sa atin? Oh, ma'am. Okay. Si Miss Cherry Ann. Ma'am, ang panitikan ay mahalagang ambag sa lipunan sa maraming paraan. Isa na dito ang pagpapalaganap ng kultura at pagpapalawak ng kaalaman at pangunawa ng mga tao sa iba't ibang aspeto ng buhay. At ito din ay nagbibigay diin sa mga halaga ng tradisyon, kultura at paniniwala ng isang bansa at pagkakilanlan nito, ma'am. Okay, magaling. Lahat ba kayo ay naintindihan kung anong aralin natin kahapon? Opo, yes, ma'am. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Okay, mabuti naman. So bago tayo magsimula, gusto ko lang ipakita sa inyo ang kinakailangan o inasahan na dapat ninyong marating sa ating talakayan ngayon. Ito yung mga layunin. Nakikita nyo ba? Sa screen? Opo, ma'am. Yes, ma'am. Opo, ma'am. Okay. At meron akong mga tuntunin. Unang-una, makinig ng mabuti. Makilahok sa talakayan. Kung may nais malaman o itanong, huwag mahiyang pindutin ang hand button na nakikita nyo dyan sa inyong mga screen. At pang-apat, sumagot kung ikaw ang napiling tanungin. Nakaintindihan ba? Opo, ma'am. Okay, magaling. Meron akong ipapakita sa inyong mga larawan. At gusto ko, pagkatapos itong makita, ay isasagutan yung aking mga katanungan.
Nakikita niyo ba yung pinapakita ko sa inyo? Opo, ma'am. Yes, ma'am. Opo, ma'am. Okay. Magaling. Base sa inyong mga nakita na mga larawang aking pinapakita, sino-sino ang mga pangalan na nakikita niyong mga superheroes? Si Mama. Miss Joy? Ma'am, si ano, si Darna, si Dragon Boy, tapos si Elastic Man, si Captain Barbell at si Amaya. Ay, yan ma'am sa picture, si Elastic Man. Okay, okay, magaling. So, kilala nyo pala yung mga Pinoy superheroes, no? Opo, sino ma'am. Sino ba makapangyarihan sa ma'am. Kanilang mga katangian? Miss Girlie. Opo, ma'am. Ang kanilang mga katangian ay mayroon silang pambihirang lakas, tapang at katalinuhan. Mayroon din po silang kapangyarihan na naiiba sa karaniwang tao. Mahusay. Galing naman ni Girlie. Batay sa ipinapakita ko sa inyo, maraari ba ninyong sabihin sa akin kuno kaya ang ating talakayin sa araw na ito? Bitmay. Ma'am, maaring tungkol po sa mga taong nagkakaibang lakas at tapang na nagpamalas sa kanilang kabayanihan. Okay, magaling, magaling. Bago pala natin tatalakayin yung pinapakita ko sa inyo at pupunta tayo sa ating paksa, meron akong ipapagawa sa inyo. May isasenta kong ano at nasagutan ninyo. Saglit at isasend ko sa GC natin. Nyo na ba? Mga 3 minuto, pwede nyo nang sagutan yan. Natatapos ko yun ng 3 minuto. Sino na nakatapos? Class? Wala pa, ma'am.
Wala pa. Sige. Matatapos kayo ng 246. Ako ma'am, tapos na po. Oh, galing. Tapos na po ako ma'am. Okay, okay. Yung iba? Yung iba kung mahina yung signal, pwede niyong sagutan mamaya pagkatapos ng ating klase. Okay po ma'am. Kung mahina yung signal niyo. Okay, time's up. Yan nakikita nyo sa screen, yan yung pinapasagutan ko sa inyo. Miss Sandy, pakibasa yung panuto. Panuto, isulat ang salita o mga salita sa loob ng pangungusap na kasing kahulugan ng salitang nasa loob ng panaklong. Salamat. Sino makakasagot ng number sa una? Pinakaunang tanong. Miss Charay. Ang sultana ay nagpadala sa lahat ng dako ng mga batya upang malaman kung may babaeng nakahihigit ng ganda sa kanya. Kawal ma'am, ang kasing kahulugan ay dako ng mga batyaw. Sino, ano ulit yung sagot mo, Miss Chari? Dako ng mga batyaw, ma'am. Hindi ko alam, ma'am. Sino pa ang gustong sumagot ng number one? Miss Girlie. Ang kasing kahulugan ng salitang kawal, ma'am, ay batyaw. Okay. So, ang kawal dyan ay batyaw. Sa pangalawa, Miss Beth May. Betmay. Okay. Mahina siguro ang signal ni Betty. Si Miss Rialyn. Number two, ma'am, is ang pinag-interesan, ang kasing kahulugan ay pinagnasaan, ma'am. Tama. Magaling. So, ang kasing kahulugan ng pinag-interesan ay pinagnasaan. Sa pangatlong katanungan, sino makakasagot, Miss Joy? Ma'am, ang salita ay nagkalat, ang kasing kahulugan nito ay naglaon. Okay, magaling. Nagtagal? Naglaon. Sa pang-apat, Miss Leia Dumdum. Miss Leia? Wala po siya. Alaysa. Okay. Si Alaysa. Ang kasing kahulugan po ng salitang layunin ay pakay. Pakay. Magaling, magaling. Sa ikalima, sino makakasagot sa ikalima? Si Nico. Nico, pakibasa at piliin ang kasing kahulugan ng nasa panaklong. Ang bata ay lubos na minahal at inaruga ng kanyang mga kinagisnang magulang. Ang kasing kahulugan po ng kinalakihan, ma'am, ay kinagisnan.
Okay, magaling. Dahil dyan, ang lahat ng inyong sinagutan ngayon ay nasa, babasahin nating ipiko. So bago natin basahin yung ipikong inahanda ko para sa inyo, bibigay muna tayo ng pagpapaliwanag kung ano ang ipiko. Ang ipiko ay isang mahabang tulang pasalaysay na inaawit o binibigkas na nagsasaad ng kabayanihan at mahiwagang pangyayari sa buhay ng panganahing tauhan na karaniwang nagtataglay ng lakas na nakakahigit sa karaniwang tao. Kaya ko pinapakita sa inyo kanina yung mga pictures at nasagutan dahil ang ating ipikong kwentong babasahin o ipapabasa ko sa inyo tatalakayin ngayon ay ang ipikong bidasari. Ang ipikong bidasari ay ito ay ang ipiko ng mga Maranao. Ipiko ito sa Maguindanao. Ito ay ipikong romansa. Naintindihan ba, class? Opo, ma'am. Okay. Ang ipiko ay sa ibang salita ay tinatawag is ito ay ang pangunahing tauhan ay mayroon siyang lakas na naiiba sa karaniwang tao. So meron akong ipapabasa sa inyo at nababasa nyo rin ito kung meron kayong libro, Paploma 8, mababasa nyo ito ang kwento ni Bidasari. Bibigyan ko lang kayo ng mga 8 minuto para mabasa at unawain ang kwentong ito. Naintindihan ba, class? Opo. Opo, ma'am. Sige. Simulan nyo na ang pagbabasa at kung may libro kayo, pwedeng gamitin nyo yung librong Ploma, andon yung kwento ni Bidasari. 8 minutes ang ibibigay ko sa inyo at simulan nyo na ang pagbabasa. Kung may katanungan or meron kayong gustong iparating sa akin, magsabi lang kasi meron pa tayong next na slides niyan. Kung sino yung walang libro. Maliwanag ba? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Okay, maraming salamat. Betme at Alisa, may katanungan? Wala po, ma'am. Okay, si Betty. Wala po, ma'am. Okay, napindot lang pala yung hand button. Okay. Next slide na ba? Tapos na kayo sa slide na to? Opo, ma'am. Okay. Ma'am, wait lang, ma'am. Sige, sige. Magsabi lang kung sino yung kung tapos na ha para next slide na ulit. Okay na po, ma'am. Next na po.
Tapos na? Opo, ma'am. Next slide na ba? Next slide na ba, class? Opo, ma'am. Yes, ma'am. Opo, ma'am. So, okay. Nagustuhan nyo ba yung nabasang Ipiko, Ibidesari? Yes, po, ma'am. Okay, dahil nagustuhan nyo, naintindihan nyo naman siguro ang kwento, meron akong mga katanungan. Ano ang dahilan at nawalay ang sanggol sa kanyang tunay na mga magulang? Sino ang makapagsagot? Miss Carmel? Nawalay si Bidasari sa kanyang totoong mga magulang dahil sa pagsugod ng ibong garuta. Okay, magaling. Meron pa bang makapagsasagot niyan? Meron pang gustong sumagot? Miss Joy. Ma'am, parehas lang, ma'am. Kaya nawalay ko sa dahil takot ito sa mga magkanting ibon. Okay. Para saan pala kayo ng mga sagot? Tama. Kaya nawalay ang sanggol sapagkat natakot ang kanilang magulang sa isang higanting ibong nagngangalang Garuda. Sino ang nakakuha sa sanggol? Sino makapagsasagot? Nico. Ma'am, ang nakakuha po ng sanggol ay si Dayuhara, ang pinakamayaman ng mga ngalakal sa buong bayan ng Indrapura. Oh, magaling, magaling. Talagang binasa't na inunawa niyo yung istorya ni Bidasari. Kailan nagsimulang magbago naman ang magandang buhay ni Bidasari? Sino makapagsasagot? Miss Oronia Liza. Nagsimulang magbago ang
buhay ni Bidasari, ang ipadakip siya ni Lila Sari sa palasyo at malupitan. Magaling. Tama. Nagsimulang magbago yung buhay ni Lisari, no? Nung nagsimulang magbago ang buhay ni Lisari nung malaman ni Lisari na mayroon palang mas nakahigit ng ganda sa kanya. At ito ay si Lila Sari, no? Ninakip niya ito, dinala sa palasyo, at pinagmalupitan. Miss Joy, ilarawan si Lila Sari. Si Lila Sari, ma'am, ay yung takot malamangan base sa physical kailangan sa hitsura ng isang tao, ma'am. Okay, magaling. Tama, si Lila Sari ay takot malamangan, no? Bali, gusto niyang siya lang yung pinakamaganda sa kanya, kanilang palasyo. Girlie, naranasan mo ba ang kainggitan ng ibang tao? Wala daw. Wala. Magaling. Mabait pala si Girlie, no? Hindi niya naranasan kainggitan siya ng ibang tao o mainggit sa ibang tao. Meron ba kayong katanungan sa ating ano? Kwento? Naintindihan ba? Opo, ma'am. Okay, dahil naintindihan, meron ulit akong papasagutan sa inyo. Isisend ko sa ang link sa GC natin. Meron lang kayong mga 5 minuto para sagutan ito. Pakisagutan na agad. Ma'am, hindi po kami pwedeng maka-edit sa docs, ma'am. View only yung nakatatak.
Ayan. Okay, thank you. Wait lang. Ma'am, same lang ginapin. You only. Okay, ma'am, wait lang. Okay, ma'am. Thank you. So, ganito na lang class, no? Mahina rin kasi yung signal. Bali, kumuha lang kayo ng ano, ng papel siguro at pakisagutan. Ipapasagot ko na lang kung sino yung napili kong estudyanteng sasagot. Okay ba? Okay po, ma'am. Okay. Sige. May nakatapos na ba? Siguro, ma'am, tapos na po. Okay, sige. Sino yung tapos nang sumagot? Miss Girly? Yes po, ma'am. Okay, pwede ba ang sagutan? Ang sagot ko sa kuandam, kalakasan. Okay. Kay may aking angking ganda na naiiba sa lahat. Then sa kahinaan, base sa story sa Bidasari, kay nakasalalay ang kanyang buhay sa isang gintong isda na kapag isinuot sa umaga ay siya'y mamamatay. Kung ilulublob sa tubig sa gabi, saka naman siya ay mabubuhay. Okay. Tama. Maraming salamat sa iyong sagot. Meron pa bang gustong mag-share ng kanilang sagot, Kyle? So, wala na, no? Meron ulit akong balihahatiin natin sa ano dalawa yung grupo. Pero magsisend ako ng link. Siguro hindi rin pa rin kayo maka-access. Gagawin ko na lang itong assignment ninyo. Meron siyang rubrics. Bale, gagawa kayo ng ano, buod na sa ipikong bidasari. Isend ko na lang ito sa GC natin or di kaya sa Google Meet. Naintindihan ba? Opo, ma'am.
Dito na tayo sa pagtataya. Meron akong i-send na sasagutan nyo sa GC. At sasagutan nyo lang ito ng 3 minuto. Andiyan na, pakisagutan na lang. Nakapasok ba kayo sa link? Opo, ma'am. Okay. Mga 2 minutes or 3 minutes, tapos nyo na agad yan. Sino na nakatapos? Okay, tapos na ba ang lahat? Tapos na po, ma'am. Okay. Tama at mali lang naman, no? At makikita nyo naman sa pag-view na nyo ng score kung ilan yung tama sa ilan yung inyong score. Bali sa taktang aralin ninyo, gumuhit kayo ng larawan ni Bidasari at gumawa ng sariling version o call dito. Ipapasa nyo ito sa susunod na klase. Naintindihan ba, class? Opo, ma'am. Naintindihan naman siguro yung tinalakay nating ipiko, di ba? Opo, ma'am. Okay. At dyan nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa pa kikinig. At bago tayo magtapos, meron tayong panapos na pagdarasal. Ito ay pangunahan ni Miss Girlie. Okay, ma'am. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, amen. Prayer to Saint Rita. O glorious Saint Rita, finisher the marvelous manner, the sorrowful passion of our Lord Jesus Christ, grant me the grace to suffer in patience the mysteries of this life, and be my refuge in all my next days. Amen. Saint Rita, pray for us. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, amen. Maraming salamat sa pakikinig.